Ako yung may complain. May complain ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake account. Ngayon, sabi niya, sir, meron kong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Arrest of Francis Leo Marcos. That's the name given to us in the booking sheet by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo today in Quezon City. Mr. Marcos was Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Rangel Roque. The warrant is dated February 2018. This is in violation of Republic Act 8050 or the optometry law. We have other holdings and we are verifying the holdings of the NBI as against his involvement in other activities. There is also a warrant being verified. This one was filed by the NBI in 2006, the warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unavailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Also, there is a warrant for violation of the Public Act 9262. Ito yung sa exploitation, abuse, and violation of women and children. This one is issued in Gapan City. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before, Norman Kapusin. Pumasyal siya kasi meron akong complain dito. Ako yung may complain. May complain ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake account. Ngayon, sabi niya, sir, meron kong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. No, 2010 mo yan sa Baguio. Optometry. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinics sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check-up, libreng salamin sa mata. At yan, tuloy-tuloy kong ginagawa tatlong beses taon-taon. Pwede nyo kalkalin yung aming Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Benya Blanca Cagayan. So sabi ko kay San Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBI ngayon para pagkumparehin yung disease order noong 2014 at saka yung warrant of arrest noong 2010, which is nagkaroon ng alias. So para hindi na huli ko magtagal, sabi ko, sige, mag-bail na lang huli ako para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mamamayang Pilipino. Taon-taon ho, tatlong beses sa isang taon. Basta kumita ako, magbibigay po ako ng optimum eye care program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ako ng Maguindanao, nakarating ako ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda.
puro magtulong lang ako sa ating mga mamamayan. Isa lang ako ang tinitingnan ko rito na talagang may tinamaan mo dun sa mayaman challenge ko at talagang gusto ko ako pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi.